importante sa pagkain, healthy o tasty. Naniniwala kami na importanteng maghain ng mga pagkain healthy at tasty. Hindi nyo na kailangang mamili. Kaya samahan nyo kaming pasarapin ng iba't ibang putaheng punong-puno ng health benefits. Dito lang sa Food Delight with Ajinomoto Culinary Nutrition Team. Good morning po mga kabarkada. Para po sa mga naghahanap ng lunas o panlaban sa sakit na osteoporosis, tamang-tama po yung lulutuin natin this morning. Ito po yung tatawagin nating tofu and malunggay pate. Ang mga kailangan natin ay 2 tablespoons cooking oil, 2 cups diced tofu, 1 cup malunggay leaves, 2 tablespoons flake tinapa, 1 cup plain yogurt, at ang pampasarap, isang pakete ng Ajiginisa Flavor Seasoning Mix at 1/4 teaspoon ng Ajinomoto Umami Seasoning. Okay, so pinainit na po natin yung ating cooking oil. All we have to do, igigisa po natin yung ating flake tinapa. And then, susundan po ito ng ating diced tofu. Chef, pwede rin po ba yung ordinary na tokwa? Pwede rin yun. But since pate kasi yung gagamitin natin, ano, mas maganda yung consistency pag tofu yung gagamitin natin kasi ito yung mas malambot. Then, susundan ito ng ating malunggay leaves. Tinatawag natin na miracle food yung malunggay leaves dahil madami siyang nutrients na taglay. Then, isunod na rin natin yung ating yogurt para maging creamy yung ating pate. Pero kung gusto talaga nila man na mas low sa fat, pwede silang gumamit ng non-fat na yogurt. And of course, yung ating pampasarap, ano, gagamit tayo ng 1-pack Ajiginisa Flavor Seasoning Mix. And of course, a sprinkle of our Ajinomoto Umami Seasoning. And then, continuous lang yung ating pag-stir-fry. And of course, manel gagamit tayo later on ng ating blender. So, as soon as ma-dissolve lang yung mga seasonings na ginamit natin, pwede na natin siyang i-transfer sa blender. Okay, so after simmering, we're going to transfer our mixture dito sa ating blender. So the reason why tofu yung ginamit natin para mas mabilis din siyang mag-mash o ma-puree. Nilagyan na rin natin, chef, ng konting water yung blender para mas mabilis mag-blend yung ating tofu. Okay, after this, we're going to blend this hanggang ma-puree. Ang ating tofu malunggay pate. So, kita nyo po, tamang-tama lang yung consistency niya, no? Hindi masyadong malabnaw, and then hindi rin po masyadong malapot. And then, normally po, pag sineserve to, you can chill it muna sa refrigerator. And then, we can just spread this sa mga crackers or toasted bread. So, panalong-panalo talaga yung dish na to, chef, no? Lalo na dun sa, hindi lang para sa mga may osteoporosis na. Kasi, bago ka pa magkaroon ng osteoporosis, dapat kumain ka na ng mga pagkain na mayaman sa calcium. Tama. So, kahit wala pa nung kasakaramdamang yun, ano, pwedeng magkumain na ng malunggay. So, hindi lang pala gatas yung mayaman sa calcium, ganun din yung mga green leafy vegetables, katulad ng malunggay. Siyempre, pati na rin yung tofu or yung tokwa, yes, at saka yung yogurt. Okay, of course, ito yung ating favorite part. Tikiman na tayo, no? Tamang-tama yung lasa niya, no? Talagang healthy and tasty talaga yung lasa nitong ating tofu and malunggay pate. So if you want other recipes pa po ng healthy and tasty dishes, bumisita lang po kayo sa aming website. It's www.ajinomoto.com.ph.